continue doing focused military operations against the new People's Army. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, pag-ubos sa mga teroristang kalaban tuloy-tuloy at hindi titigil. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ipagpapatuloy nito ang patuloy na nakatutok na mga operasyong militar laban sa natitirang mga rebelding komunista sa bansa, kasunod ng pag-anunsyo ng gobyerno ng posibleng pakikipag-ugnayan ng politika sa Partido Komunista ng Pilipinas. Okay, so right after the announcement yesterday, we received so many reactions, both adverse and the other in favor of the announcement that was made about the joint statement that was signed by the GRP and the NTFP. Ang masasabi ko lang is that as far as the AFP is concerned, we will continue with our mission and we will continue with our focused military operations. So tuloy-tuloy lang for the commanders who are here and for those who are joining online, okay? The guidance of our Commander-in-Chief, no, is Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., is that we continue on with our current mission. So we will continue doing focused military operations against the new People's Army. So tuloy-tuloy lang. Yun yung guidance ng ating Commander-in-Chief. Para klaro, no? Klaro-klaro. So that wala na yung magsasabi na peace talks na naman. Aatras na naman tayo. Instead of moving forward with the gains, aatras na naman tayo. And this will give the NPA a chance to regroup. No? So let me clarify that as far as the AFP is concerned, tuloy-tuloy ang laban. Approach enshrined in Executive Order Number 70 is not merely a military endeavor but a collective effort to address the root causes of insurgency and terrorism. The victories against the communist terrorist group underscore the success of our collaborative strategy. By cooperating, coordinating, communicating, and collaborating with various government and non-government agencies, we have dismantled guerrilla fronts, disrupting the communist terrorist group's organizational infrastructure. This success is not only a testament to the resilience of our forces, but also the power of a unified nation committed to defending its sovereignty. With the backdrop of our successes in countering the communist terrorist group, we now turn our attention to another defining moment in our nation's history, the Marawi conflict. The strategic dismantling of guerrilla fronts by the AFP is a testament to our adaptability and tenacity. So, through intelligence-driven operations, community engagement, and the implementation of development programs, we have disrupted the CTG's organizational efforts. And this success is a result of the synergy between our military forces, the local government units, and other stakeholders committed to eradicating insurgency at its very root. Right now, we only have 20 remaining guerrilla fronts. And all of these are weakened already. Wala na tayong active guerrilla front. And by the end of the year, we are expecting to dissolve five of these guerrilla fronts out of the 20. So 15 na lang maiwan, but again, these are already weakened. Mahina na sila. Our actions align with the strategic framework emphasizing the importance of a multifaceted strategy in dismantling guerrilla fronts. The AFP's success in this regard showcases the effectiveness of a holistic approach in countering insurgency. Sinabi ni Bronner na ang pagpapatuloy ng mga operasyong militar laban sa armadong CPP and DPF na New People's Army ay direktang patnubay mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Wala pang gumugulong na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPPNPANDF, ito ang nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Armed Forces of the Philippines Leadership Summit 2023. Ayon kay Teodoro, tanging exploratory talks pa lamang ang nangyayari sa magkabilang panig. Dahil dito, magpapatuloy ang law enforcement operations ng AFP laban sa CPPNPANDF, patuloy na tutugisin ng tropa ng gobyerno ang mga armadong grupo na banta sa katahimikan at seguridad ng bansa, nabatid na planong tapusin ng militar ang communist armed conflict ngayong taon. Habang inanunsyo ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na hindi niya irerekomenda ang suspension ng military operations sa CPPNPANDF ngayong Kapaskuhan. Hindi irerekomenda ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang pagpapatupad ng suspension of military operations o ceasefire laban sa mga teroristang komunista ngayong Pasko, ito'y sa gitna ng pag-anunsyo kahapon na nagkasundo ang pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines na magkaroon ng peace negotiations, paliwanag ni Secretary Anyo, malayo pa ang pamahalaan at NDF sa pagkakaroon ng final na kasundo ang pangkapayapaan. Wala naman aniyang problema sa security sector na makipag-usap sa NDF, pero hindi sila papayag sa anumang bagay na magpapalakas ng posisyon ng NDF at magsusuko sa mga tagumpay na nakamit ng pamahalaan, giit ni Anyo, hanggat wala pang naisapinal, tuloy-tuloy lang ang operasyon ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict at Armed Forces of the Philippines sa kanilang layuning wakasan ang insurhensya. Sinabi ni Anyo na delikado na ituloy ang tigil putukan sa NPA, alam naman natin yung ginagawa ng CPPNPA particular ng NPA, puro mga violent activities at meron tayong objective. Sabi ni Anyo, bigyan natin ang AFP ng pagkakataon at pagkakataon na maisakatuparan ang kanilang layunin, dagdag niya. Kahit na kamakailan ay ibinigay ang amnestia sa mga rebel returnees, sinabi ng Armed Forces of the Philippines noong Sabado na walang tigil putukan sa paglaban sa communist insurgency. Reduced their capability to less than 1,500 right now with no guerrilla front active. Most of the guerrilla fronts are already weakened. And knowing in fact that some of them are actually facing criminal charges in court because in furtherance of rebellion, maybe it's time to offer them this amnesty to remove the obstacle that is preventing these people who are charged with criminal cases, mostly on rebellion charges or related to it, to be able to return to the folds of the law and to benefit the enhanced comprehensive local integration program that the government is offering. Lahat naman ito is para maging matpayapa po ang ating bansa. We know that if we will be able to win back more than 400 personalities facing charges plus their supporters, this will be a big leap in our effort to achieve peace in our country. There will be no ceasefire. So while we are offering this opportunity for them to return to the folds of the law, we will continue to exert pressure. We will continue to conduct security patrols. Kasi yung encounter po, nangyayari naman ito dahil sila ay nandyan at lumalaban. So yung ating ginagawang international security operation, these are community-oriented, meaning the objective is to secure communities. That's why palagi natin ginagawa yung community support program, not just to drive away the armed elements of the communist terrorist group, but also to look at the well-being of our communities. Because if there are issues that are left unanswered or unresolved, these are the very issues that the CPP, NPA, NDF are exploiting to agitate our communities against the government. We want to remove that root cause of insurgency so that there will be lasting peace in our country. Sa ilalim ng Proclamations 403 hanggang 406 na inilabas sa media noong Biyernes, nagbigay ng amnestiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dating miyembro ng iba't ibang rebelding grupo, kabilang ang Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front,
Ayon kay Aguilar, isinasagawa ang community-oriented internal security operations para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ang mga programa sa suporta sa komunidad ay ginagawa hindi lamang para itaboy ang mga elemento ng komunista-teroristang grupo kundi para tingnan din ang kapakanan ng mga komunidad. Higit pa rito, muling iginiit ni Aguilar na malugod nilang tinatanggap ang amnesty grant na binanggit na 50 taon na ang nakalipas mula ng labanan ng gobyerno ang communist insurgents ng mga grupo. Dagdag pa niya, kung maibabalik ng gobyerno ang mahigit 400 personalidad na nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa rebelyon, kasama ang kanilang mga taga-suporta, magiging malaking pagtaas ito sa pagsisikap na makamit ang kapayapaan sa bansa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.